Yes. Alam mo, di ba tayo nasa alert level 4 and kung titingnan natin, medyo maluwag naman sa restriction na ng movement. Kaya nga nakakalabas na tayo at basically, marami nang pwedeng puntahan. Kaya nga yung iba, sinasabi nga natin, pag lumabas tayo ng bahay, magsuot tayo ng face mask and then kung nakalakala may face shield at saka observe the physical distancing. Kaya nga lang, yun nga ang nangyayari. Bali, because there are some prominent personalities, ito yung mga aspirants natin para sa pagpa-file ng kanilang candidacy, ay naandun yung mga supporters. So basically, kung titingnan natin, para bang pwedeng masunod yung mga protocol pa rin na hindi dikit-dikit, pero napapaikutan itong ating batas na sana iniiwasan natin yung mga mass gathering na hindi naman talaga kailangan. Kaya ang point natin doon, even though kung makikita natin sila na hindi naman nag-violate ng protocol, meaning to say, nakasuot ng face mask, maaari may face shield, at hindi dikit-dikit, pero dapat kasi dinidiscourage natin yung mga ganoon na nasa labas na while it is true na they're showing support, pero sana hindi na lang ganoon. Kaya tayo nananawagan nga sa ating mga kandidato, yung malagpa-file ng mga COC and CONA, na tayo na ang magsabi sa ating mga supporters na ilimit yung kumbaga pagpasok nga dun sa areas where to file this COC and CONA, nililimit natin. Kung sa labas naman, kahit ba nag-o-observe ng physical distancing, eh huwag na natin gawin na parabang napakaraming supporters at iniiwasan natin yung ala piyesta na filing nitong COC natin. Pero sir, may mga instances nga po na hindi talaga nasusunod. Meron po ba ang kakaharapin or meron po ba tayong ibibigay na communication dun po sa mismong kandidato? Well, una-una, kaya nga yung binibigyan natin yung responsibility dyan sa mga unit commanders, particular yung mga chiefs of police, sa lugar kung saan nagkakatipon-tipon yung ating mga kababayan. At kung meron na, kung clearly nakita natin na mayroong violation, ay pwedeng imbestigahan yon. Sa atin naman kasi, itong mga violation kasi natin, dapat meron tayong ordinansa. So we can always issue itong ordinance violation receipt. O di kaya, pagpaliwanagin itong organizer. At pwede naman nagiging sanction doon is pwede silang mabigyan ng ticket for organizing itong ating mga kababayan na nag-violate ng mga protocols. So, well, andyan ang ating mga ground commanders, andyan ang ating mga police na hindi naman nagkukulang na kung nagkakatipon-tipon, nakikita natin yan, nire-report nyo, pinupunta ng police para pagsabihan. Pero ang point kasi natin doon, dumating na tayo dito sa more than 1.5 years at sana sumunod na lang din tayo sa protocol. Pero ang ating kasing enforcement is more on pinakikiusapan natin. In fact, sa atin nga, sinasabi ko nga na every day for the past 19 days during this period na tayo nasa alert level system, number 4, 11,000 every day ang naaakos ng ating mga police na mga violators. Ito yung mga nakikita natin. How much more hindi pa natin nakikita. But most of them, around 53%, ito ay binibigyan lamang ng warning. Merong 40% na yun ang ini-issuehan natin ng ordinance violation receipt. And only some 5%, ito yung dinadala sa police station kasi may kasamang ibang violation. So, wag na natin intayin pa na lagi na lang tayong pupuntahan ng police para pagsabihan. So, tayo rin, let's caution them. At yun nga, patuloy ating pananawagan sa ating mga kandidato o yung mga itong mga aspirants na mga candidates na sana sila mismo ang maging ehemplo na magpakita sa kanilang mga supporters o pagsabihan na iwasan itong malapiesta na pag-file ng candidacy. Pero kung makikita mo naman, ito naman ay napakalayo dun sa sitwasyon dati. But just the same, ngayon lang naman natin pinapatupad itong ating mga health protocols. So patuloy tayo magbabantay at hindi tayo magsasawa para remind sila. At pag may nakita tayo na talaga namang blatant violation ng ating protocol, by all means, sasampahan natin sila ng kaso. Wala naman tayong inaaresto na yan. Alam nyo naman yan. So kukunin lang pangalan and then pwede natin tikitan on the spot or pwede naman padalhan lang sila ng notice na meron silang ticket or ma-file sila ng kaso in violation of the concerned or specific ordinance of a particular community. General, maraming mga nagtutulak sa inyo. Yan ba ang tutugunan nyo na kayo tumakbo na rin kapag Alam nyo, yung mga nagtutulak na yan, ako, ang tingin ko, yan ay public appreciation
sa nakikita nila na ginagawa ng ating, isipin mo, yung mga pulis na yan, ha? Ayan, na lahat na naandito ngayon, hindi nyo man kilala yan, maaari ako kilala nyo, pero nakikita nyo lang ako kasi ako ang puno ng Philippine National Police. Pero kung ang pagtingin nyo sa akin, ayan ay dahil sa inyong public appreciation sa ginagawa ng ating mga pulis. So it is a concerted effort. Ako'y nagpapasalamat kung bilang hepe ng pulisya, yung ginagawa ng bawat isa sa amin, a reflection o nakikita nyo ako doon. Pero I'll just focus the remaining 40 days o kung ilan man yan noong aking panunungkulan bilang hepe ng pulisya na talagang gagawin ko at ano pa ang pwedeng gawin na sama-sama namin to. So nagpapasalamat ako pero tatapusin ko aking panunungkulan hanggang sa huling araw ng aking pagsiservisyo sa Philippine National Police. Si Rambo ba yan? Si Rambo, ikaw na ba yan? Alam mo Rambo, yung mga pangungusap mo niyan, diyan kita nakilala eh. Kaya pala ikaw na pala yan, si Rambo Lakay. Alam nyo, ayokong madistract sa aking trabaho. Muli, alam nyo, sa atin naman kasi, normal sa ating mga Pilipino na pag nakikita ang iyong ginagawa, ay pinaparangalan mo at yun ay I'll take it as compliment to the Philippine National Police at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Pero hayaan nyo na lang na kaya sinasabi ko nga, non-partisan kami. Tapusin ko itong aking trabaho. Tulungan nyo ako na marating ko ang finish line with flying colors at yung ating kagustuhan na kahit kayo na yung tiwala at respeto ng ating mga kababayan ay patuloy na tumataas sa ating kapulisan. Yes, sa ngayon, ito, sa akin ngayon, ang sinasabi ko ngayon, ang aking focus ay sa natitira kong araw sa paglilingkod sa pambansang kapulisan. Sir, the last 5 days po ay nag-implement po tayo ng security and health protocol po dito sa COC filing. Meron po ba tayo nakitang lapse sa implementation natin na maaari natin ma-improve for the actual elections next year? Well, sa nakaraang 4 na araw at ito'y panglima, ang reports na nakakarating sa atin galing sa ating unit commanders ay generally peaceful. In fact, walang major adjustment na ginawa mula una hanggang ngayon. And nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga commissioners, si commissioner ko ng COMELEC. At sabi niya nga, itong ating natutunan ngayon, ito ang gagawin nilang pagbabasihan ng template para sa eleksyon. Ibig sabihin, tama ang preparasyon na ginawa ng COMELEC at kasama doon ang iba't ibang hensya pati rin ang PNP. Alam mo itong planong ito, hindi ko naman ako ang gumawa ng plano nito. Ito ay effort ng ating concerned directorate. In fact, naandito ang ating director for operations, si Police Major General Rodel Sermonia. At sila ang nagbuo nitong security task force on the national and local election. Now headed by my classmate, the Deputy Chief PNP for operations. At the same time, the Commander of Joint Task Force COVID Shield, si Police Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. At sa atin, sa PNP kasi, andyan na ang mga policy, andyan ang mga programa na yan ay ina-update, nire-revise, pinapaganda, depende sa sitwasyon. Kahit sinong maupo dito sa atin, sa tulong ninyo, sa operasyon na lahat, kayang-kaya natin ito.